breadwinner itong si Billy. Ha? Si boyfriend. Kaya si Mariela, grabe ang sama ng loob sa kanyang biyanang hilaw. Kahit isang taon na kasing nagsasama itong si Billy at si Mariela, ramdam na ramdam daw nitong si Mariela na ayaw pa rin sa kanya ng nanay ng kanyang live-in partner, ng kanyang kinakasama sa tuwing bumibisita ito sa kanila. Ang pakiramdam daw kasi ng nanay nitong si Billy, ngayong nagsasama na yung anak niya at si Mariela, ay baka raw maputol ang sustento sa kanila ng kanilang anak, lalo pat nag-aaral pa yung kapatid ni Billy. Mm-hmm. Kaya naman po sa pagkakataong ito, kumustahin na nga natin. Ano ba talaga ang nangyayari? Mula sa Manila, 29 years old, si Mariela. Magandang tanghali sa'yo, Mariela. Mariela? Hey, Kuya Poy. Magandang tanghali po. Mm-mm. Kumusta naman dyan sa lugar ninyo ngayon? Safe naman kayo, ha? Safe naman po. Maulan-ulan lang. Yan. Oo, para undivided yung attention mo. Okay, 1 year na kayo na live-in partner nitong si Billy, tama? Po. Oo. Sino ba ang nagyaya na kayo ay magsama na sa iisang bubong? Po? Sino ang nagyaya sa inyong dalawa? Si Billy ba o ikaw ang nagsabi na halika na, mag-live-in na tayo? Desisyon po namin dalawa. Okay, it's a mutual decision. At syempre, nung nag-desisyon na yan, meron ba agad na naging issue? Lalo na, sabi mo nga, sa pamilya ni Billy nung magpaalam na siya roon. Okay. Ha? Ayun nga po, 1 year na po kami nagsasama pero hindi pa rin po peaceful yun dahil nga po ayaw ng nanay na sa setup namin. Mm-mm. Okay, ganito Mariela, no? Bago kayo nag-decide na mag-live-in ni Billy, nung umuwi pa kayo sa inyong mga bahay, kumusta ang pakikitungo mo doon sa nanay ni Billy? Namit ko lang po yung nanay niya nung nagsama na po kami sa isang bahay. Okay. So wala kayong encounter, hindi pa kayo nakapag-usap man lang nung mag-boyfriend, girlfriend pa lang kayo, ganyan, ni opo, Billy. Opo. Okay. Opo. So nung na-meet mo, kumusta naman yung first time na na-meet mo? Ayun nga po. Pinaramdam na po niya na medyo tutol siya sa setup namin na liliin. Gawa nga na baka maputol yung persistento ni Billy sa kanila kasi nga nag-aaral pa po yung kapatid niya. Mm-hmm. Okay. Pero, sinabi niya yan ng direkta ha? Opo, nagpaparinig-rinig lang po siya. Ganun. Dali, ano talaga? Sinabi ng direkta or parinig? Parinig po. Saka pinaparamdam niya na ayaw niya ng setup namin. Mm-hmm. Okay, so malinaw naman na nakukuha niyo yung message. Tama? Opo. Na ayaw nila na mag-live-in. Bakit pa kailangan mag-live-in? Pwede naman kayong, sige, girlfriend ka, boyfriend ka, dito ka umuwi, doon ka rin umuwi sa inyo. Nga naman, syempre, doble gastos. Kung sumusuporta pala si Billy para sa mga magulang niya at doon sa kapatid niya, yung pakikipag-live-in, natural, may gastos. Hati ba kayo sa gastos ngayon? Happy naman po kami. Pareho po kami may trabaho. Mm-mm. But still, dagdag yun ano, sa expenses. Kumpara doon sa uwi ka sa inyo. Nandito ba ang pamilya mo? Opo, nasa Manila din. Oo, nasa Manila rin. Pero bakit nga kinailangan na mag-live-in pa kayo? Kuya po, yung nasa edad na kasi kami, 29 at 30. Mm-hmm. Gusto nga namin mag-set up. Mm-hmm. Okay, so gusto nyo ng independence na rin. Okay. Yun naman yan eh, no? Aya, okay, nandyan na tayo, nalaman mo na, hindi ka ba nagdalawang isip o nung nag-uumpisa pa lang kayo na, teka lang Billy, baka nga kailangang, alam mo na, medyo unawain pa natin, ilang taon pa ba na mag-aaral yung kapatid ni Billy? Nasa college po kasi ngayon yun. Mm-hmm. Second year po ata. Isa lang naman yon na tinutulungan niya? Opo, isa na lang po.
Okay, tinutulungan ni Billy pero syempre ang mga magulang ni Billy ay responsable naman, tama? Senior na po kasi yung nanay niya. Ano? Sorry? Senior na po yung nanay niya, so hindi na po nagtatrabaho. Mm-mm. Ah, okay. Sinusuportahan na rin si nanay. Oh, yan. Opo. Oh, yung pamilya po niya. Oh, yung buong pamilya. So, ang concern lang po talaga is yung pag-aaral po ng kapatid niya. Okay, hindi naman humihingi ng sustento si nanay kay Billy. Linawin lang natin. Hindi naman. Para lang sa tulong doon sa kapatid. Tama? Opo, tama. Yan, pero para mas malinaw, kausapin nga natin si Billy na nandito rin. Sa kabilang linya, 30 years old po itong si Billy, no? Ang live-in partner ni Mariela. Billy, magandang tanghali sa'yo. Magandang tanghali, sir. Mm-mm. Tama ba yung pinag-uusapan namin ni Mariela? Are we on the same page na yung kapatid mo lang ang hanggat maaari ay pakitulungan mo raw, sabi ng nanay mo, at hindi naman lahat sila? Tamang-tama, sir. Oo. Sino ba ang kasama pa ng kapatid mo sa bahay ninyo? Nanay mo, sino pa yung iba? Ay, yung mga pinsan ko, sir. Ah, may mga pinsang ka pa. Pero kapatid, kayong dalawa lang. Ay, sir. Dalawa lang kayo. Okay. Kumbaga, hindi mo nakargo yung mga pinsan mo. Ito lang talagang kapatid mo. Ayan. Kaya nga tinatanong ko kanina, no? Kinonsideran nyo ba yung opinion naman ng nanay mo, Billy, na ikaw, taga Manila? Tapos si Mariela, taga Manila rin naman pala umuwi. Bakit nga kinailangan pa na mag-live-in na kayo? At kung magsasama kayo, bakit hindi pa kapag kinasal na kayo, pagka dumating na yung panahon na yun? Bakit nga ba? Para sa'yo. Anong oras nito? Chappy, sir? Ay, Chappy. Ang haba-haba na ng sinabi ko eh. Hindi, joke lang. Yoko na nga, ibang question na lang. Hindi, ganito, Billy. Tinanong ko kanina, tinanong ko si Mariela, bakit nga kasi kinailangan nyo pa na mag-live-in? Eh, parehas naman kayong sa Manila nakatira. May sari-sarili kayong mga bahay. Ha? Ang sagot sa akin ni Mariela, nasa edad na po kami. Gusto na namin ng independence. Ikaw, ano ba ang sagot mo? Ganun din siya, para din na ma-appeal ko sa kanya, nag-ana ko siya kamahal, at pa-practice na namin yung magsasama. Mm-mm. Ibalak namin talagang mag-settle down. Practice, ha? Practice. Sabi ko lang noong nakaraan, test ang live-in, wag gawing testing, ano? Testing muna. Pagka hindi umepekto, bitaw na. Oh, testing ulit sa iba. Ayan, pero practice. Sige, yan ang decision mo. Practice na maging independent. Pero sabi ko nga rito, meron ka pa nga kasing ipinapaki. Yan, pinapakiusap ng senior mo na pala na nanay na alalayan mo yung kapatid mo. Tama? O, yun. Hindi mo ba naisip yun nung panahon na yun na, sige, ilang panahon pa, ilang taon pa? O, sabagay, di na natin maibabalik yan. So, ngayon, eto na ang problema. Si Mariela ay nakakaramdam na para bang malamig ang pakikitungo sa kanya ng nanay mo. Ano naman ang ginagawa mo para dito? Totoo lang, sir. Naiipit ako kasi pari ako silang mahal. Mm-hmm. Eh, yung namang nanay ko, hindi ko rin kayang saktan o offend. Of course. Kaya, mm-hmm. Sa pinipilit ko ang sarili ko na hindi ko sila masaktan dalawa kasi pari ako silang mahal. Kung sakasakali ba na mapagbigyan mo si nanay na, sige nay, dyan ako uuwi sa atin. Pero dyan din uuwi si Mariela para makatipid-tipid, para hindi na kayo nagre-rent. Nagre-rent ba kayo ni Mariela ngayon? Oo. Eh, mas magiging magaan ba ang loob ni nanay? Naging na pag-usapan nyo ba yan, yung ganyang siste? Oo, sir, napag-usapan. Oo. Welcome ba? Ano ko lang, kausapin ko si Mariela na kahit ganun yung nanay ko, inanay ko pa rin yun. Pakitunguan na lang niya ng maayos. Hindi matanda naman, na din niya, intindihin na lang din niya. Oo, hindi naman umaabot sa hindi naman umaabot sa punto na nagkakabastusan. Hindi naman sa ganun, tama?
Hindi naman, no. Oo. Ayan, kasi para medyo makatipid kayo at mas maging maluwag para sa iyo, Billy, ang pagtulong dun sa kapatid mo. Okay? Ito, tanungin nga natin si Mariela. Mariela? Oh, kapag ka ba ganun, ikaw willing ka ba na nagli-live-in na rin kayo, hindi na kayo mapaghiwalay? Pwede ba para medyo makatipid ng bahagya, maging maluwag nga para kay Billy, doon kayo makitira sa bahay ng biyanan mong Hilaw? Kakayanin mo ba? Kakayanin ko po siguro kung kaya po niya ako ipagtanggol. Ipagtanggol? In the first place, hindi ba kayo pwede mag-usap ni Bienang Hilaw na, Nay, pagbibigyan ho namin yung gusto ninyo, pero sana tanggapin nyo naman po ako rito sa tahanan ninyo. Kaya mo naman ba yon na pakiusapan din ang nanay? Opo, kaya ko po, Kuya Paul. Kasi siyempre namin ngayon, mahal ko si Billy, kaya mahal ko rin namin. O yan. O sige, baka kasi yun ang magandang option, ano, para makamenos kayo, maging maluwag ang pagtulong doon sa kapatid mo, Billy. O sige na, mag-usap nga kayong dalawa, Billy and Mariela, kung pwede yung ganyang setup. Sige, go, Billy, Mariela, usap. Mahal, Mariela. Pwede naman sigurong mag-usap tayong tatlo ni nanay o tayong apat ng kapatid ko. Pag-usapan natin mabuti about sa ganyan. Kasi alam ko naman na susuporta yung nanay ko sa akin kung ano yung gusto ko. Saka kulang lang siguro sa pag-uusap. Kasi hindi tayo nag-uusap ni nanay. Kaya ganun, kaya may time tayo, pupunta tayo doon sa bahay. Dala tayo ng masarap na pagkain, yung paborito ni nanay, gano'n. Kung pagaligawan natin siya, gano'n ba? Oo. Oo. Sa ayun lang yung hindi tayo dito. Sana bigyan natin yung experience na kaya mo ipagtanggol ang labi sa nanay. Hindi naman tayo, actually, pero alam mo yun. Mariela, medyo lumalabo yung linya mo. Medyo lumalabo. Oo nga. Mariela, umayos ka ng linya, no, ng mga pwesto. Ano sinasabi mo pagkatapos ng sana, pagka dumating yung pagkakataon, maipagtanggol ka rin naman? Tama? Ano yung kasunod nun? Medyo lumabo ni. Ipagtanggol naman po niya ako bilang assurance na kung papayag po ay kung mapag-usapan po namin na sa kanila po kami titira. Mm-hmm. Kaya ba yon, Billy? Kaya yon, mahal. Okay, kayang-kaya naman. Pero sabi ko nga, bakit kaya naman kailangang ipagtanggol ka kung madedevelop nyo naman ng biyanan mong Hilaw yung magandang komunikasyon, magandang pagsasama? Ha? Although mahirap yan, ha? Oo, mahirap yan kasi syempre siya ang ikaw, Mariela, hindi ka pwede mag-reyna-reynahan doon. Syempre doon sa lugar nila, ang reyna ay ang nanay ni Billy. Kahit pa senior na siya, yung pakikisama, yung pakikipagkapwa-tao natin, yan ang dapat baunin natin. At yung pasensya. Magalang ka naman ba sa mga magulang mo? Oo naman, Kuya Paul. Yun, kasi magiging problema lang dyan kapag ka hindi tayo magalang sa mga magulang natin sa kahit kaninong matanda na kung sino man sa lipunan yan, wala tayong respeto. Ayan, pero kung magalang ka sa magulang mo, hindi magiging mahirap sa'yo ang gumalang din sa ibang mga nakatatanda at unawain sila. Tama, Mariela? Tama po, Kuya Paul. Ayan, wag ka masyado mag-focus doon sa enkwentro nyo na, naku, pagsasabihan ako niya. From time to time, yes, pero you just take it na parang magulang mo na lamang din yan. Pero syempre, Billy, bantayan mo rin yung mga statement ni nanay. Si nanay ba nagbibitaw ng mga masasakit na salita? Wag naman darating sa ganoon. Okay? No, okay. Oo, sabi mo, ituring nyo naman na ho si Mariela na anak nyo na rin. Ha, na pinapaalalahanan, pero hindi naman yung parang pinalalayas. Oo, na parang sasabihin pa, sampid lang yan dito. Yeah, may mga ganong nanay eh. O, di ba? Huwag darating sa ganong punto. Bantayan mo rin, yun yung hinihiling sa'yo ni Mariela, Billy. Okay, kaya ano ba ang heart decision ninyong dalawa, Mariela at Billy, H-E-A-R or T? Eight po, Kuya Poy. A? Ano, eight?
Number 8. Ah, okay. A as in approve na approve. Approve na approve. Hindi, talagang kailangan talaga. At nag-aalala lang rin ang nanay mo, ha, Billy, para sa kinabukasan din ng kapatid mo. Oo naman, alam ko na kung mas bata-bata pa si nanay, eh, siya nang bahala dun sa kapatid mo. Pero saganang ikaw nga ang may pagkakataon na makasuporta, makatulong, gawin mo na lamang rin yung responsibilidad mo. Meron ka naman pala maunawain na girlfriend. Protektahan mo na lamang din siya, ha, kung kinakailangan. Pero mas maganda na maging maganda nga ang komunikasyon ni nanay at ni Mariela. Yee!